Oh, nandiyan ka pala. Ano naman problema mo? Math? Math lang? Kaya pala na kasi maangot kay math lang. Dahil math ang problema mo, nag-research ako kung paano ba kita matutulungan sa math. So, tignan mo yan, tignan mo. Anong sabi sa'yo ng internet? Sabi, not sure about the answer. Mismo yung internet, hindi niya alam kung ano sasagot niya sa atin kung bakit ang hirap ng math. So for today's topic, I'll be discussing bakit ang hirap ng math. So yun. So okay, umpisahan na natin to, no? Bakit nga ba ang hirap ng math, no? Hindi ko din alam eh kung bakit ang hirap ng math. So yun ang topic natin for today. Bakit ang hirap ng math? So, itong mga nakuha kong ideas ay galing sa internet, syempre. Sa mga tao, sa experience nila, at saka syempre sa akin din, personal experience ko, kung bakit mahirap ang math, no? So, meron akong hinanda na, meron akong hinanda na apat na factors, doon ko nalaman sa apat na factors kung bakit ang hirap ng math. So, yun, i-explain ko yun isa-isa, ha? Makinig ka. So, for number one, wala kang interest. Wala kang interest sa subject. Wala kang interest sa math. Ayaw mo mo ng numbers. Ayaw mo makarinig ng variables. Yung mga derivatives. So, ayaw mo ng mga ganyan, no? That's why, nahihirapan ka kasi hindi mo matanggap. Parang sa tao lang din, di ba? Pag wala kang interest sa tao o hindi mo siya gusto makilala, di ba, mahihirapan kang tanggapin siya sa sistema mo. Kasi nga, wala kang interest. Aww. Di ba? For number two. Number two na tayo. Practice. Siyempre, kung di ba, kung wala kang interest dun sa subject, sa math, siyempre, matipinag-usapan ka, di ba? Kung wala kang interest sa bagay, ayaw mo din mag-practice, di ba? So, kung hindi ka magpa-practice, ano mangyayari sa'yo? Nahihirapan ka talaga sa math. Kasi hindi mo siya pinapractice. Kasi ang math, need dito na practicing siya or pansinin mo siya, no? Kasi pag hindi mo siya pinapractice talaga, pagdating sa exam, bokeha ka talaga, no? Sinasabi ko sa'yo, bokeha ka talaga pag hindi mo siya pinapractice. Kaya nagiging mahirap ang math, ulitin ko, dahil sa practice. Yun lang yun, ganun lang kasimple yun, okay? Nag-gets mo ba? So dapat, mag-practice ka. Paano mag-gets mo yung problem sa math? At paano maging mabili siya sa'yo? Diba? Okay? Number 3, analysis. Yun. So syempre, sa mathematics, kailangan mo ng manalim na analysis, no? Kailangan mo gumamit ng utak dito. Ito yung pinakamahirap actually, explain yung analysis. Kasi, dahil nga wala kang interest, hindi ka nagpa-practice, yung analysis mo o yung lalim ng, alam mo yun, yung pag-iisip mo pagdating sa mathematics, wala. Kasi hindi mo siya na-develop kasi hindi ka nga nag-practice, wala kang interest. So therefore, habang lumalalim yung stage, habang lumalayo ka sa topic, sa mathematics, kasi yung mathematics, di ba, napansin nyo, from grade 1 plus, mas nagkaroon ng division, nagkaroon ng fraction, nagkaroon ng decimal, di ba nag-a-analyze ka kung paano siya nasa-solve? Tama, kung paano siya nasa-solve. Hindi kasi siya isang pasa mo lang, kuha mo na eh. Kasi nga, kailangan mo ng practice, di ba? So, yun. Habang lumalalim yung mathematics, nade-develop din yung ating analysis, di ba? Lalo pag yung level mo ay nasa senior high school ka, tsaka college, yung mathematics kasi in that stage or in that level ay iba na. So, compared dun sa basic mathematics natin, na yung analysis niya, unti pa lang, pero pagdating sa level ng college and senior high school, medyo malalim na yung analysis niya. So kung ikaw, nung bata ka, nagpabayak sa mathematics, talagang mahirapan ka when it comes to analysis. And yung analysis ay required sa mathematics. Nag-gets mo? So dapat, magaling ka mag-analyze pag nagsasolve ka ng mathematical problem or math problem. So yun ang magiging problema mo. Kaya nagiging mahirap ang math kasi yung analysis mo hindi na-develop. Yun lang yun. For the last number, number 4. So ito yung pinakamahalaga, no? Yung trust. Pag sinabi mo kasing trust, kailangan pagkatiwalaan mo yung sarili mo, no? Siyempre, sarili mo na nga lang yan. Pagdududahan mo pa. So yun, paano mo ba di-develop yung trust? Diba? I mean, tong trust na ito, ay sinasabi ko sa mathematics, ha? Hindi yung trust na kung ano man, tiwala sa ibang tao or tiwala kung saan. Tiwala sa sarili mo. Mismo sa sarili mo. Kasi,
Kaya ka nahihirapan sa math kasi wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mo. Aww. Paano ba nade-develop ito? Siyempre, kung may interest ka, nakakapag-practice ka, nakakapag-analyze ka ng tama, ito yung mga step na sinasabi ko ah. Ito yung mga diniscuss ko kanina, no? Kung nakikinig ka talaga. Dahil na-acquire mo yung tatlong steps na yun, therefore, makaka-develop ka ng trust sa sarili mo. Diba? Kasi, paano ba madedevelop ito sa mathematics? Pag nasasagot mo yung problem na binibigay ng teacher mo, at syempre, ang output ay tama ka. Value ng x. Let's say, solving for x. Linear equation, solving for x. Pag nakuha mo yung value ng x at tumama ka, diba, like, kakaroon, nabubusi yung confidence mo and nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo na kaya mo. Diba? Ulitin ko. Kaya naging mahirap ang mathematics kasi wala ka ng tiwala sa sarili mo. Ngayon, pagkatiwalaan mo sarili mo, no, kahit sarili mo, kahit huwag mo yung iba. Hindi, joke lang. Yun. So, yun, trust ha. Kailangan mo ma-develop ang trust para hindi ka mahirapan sa mathematics, okay? Okay? So, for the conclusion, dahil nakinig ka sa vlog ko for this day, ay, mahirap talaga ang math. Bao lang. Pero kung magkakaroon ka ng interest, magpa-practice ka, madedevelop mo yung analysis and then magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Tama ba? So, tanggalin mo yung mga negative about mathematics. Okay? Hindi yung topic na integers ha, kasi may negative plus negative is equal to negative. Hindi yun ha. What I mean is, tanggalin mo yung idea or huwag mo pangunahan yung sarili mo na hindi mo kaya. Tanggalin mo yung idea mga pangit or yung mga negative para ma-appreciate mo yung math. Aww. Nagets mo? Kasi kung lagi mo ilalagay sa isip mo, mahirap, hindi ko kaya, eh talagang wala. Hindi ka na talaga, alam mo yun, hindi ka talaga makakapasa, hindi ka makakabago sa problema mo kung yan ang iisipin mo. Yun. Tsaka, i-develop mo din sa sarili mo yung sipag, no? I-motivate mo yung sarili mo na kailangan mo siya mag-gets. Kasi, ang mathematics, tignan mo ha, ang mathematics na sa paligid ng natin yan, gaya ng sinabi ko kanina. Katulad ng pera, di ba? Kailangan marunong ka mag-compute ng pera. Siyempre, maluloko ka kung bumili ka ng isang item. Let's say, bibili ka ng worth 5,000 pesos. Di ba, nagbigay ka ng 7,000. Hirap na hirap ka kung paano i-compute kung magkano yung sukli mo. Di ba? Math kasi yun eh. As simple as that, mathematics na apply mo. That's why, kung hirap ka sa math, tapos, wala ka pang interest dito, mahirapan ka talaga. Ang hirap i-explain kasi, no? Ang hirap din i-convince sa mga tao kung matayon nila ng mathematics. Pero ito yung mga factors kung bakit mahirap ang math. Ulitin ko, interest, practice, analysis, at saka tiwala sa sarili. Kaya nagiging mahirap ang mathematics. Yun lang yun. Pero ulitin ko ulit, this is just an opinion at research galing sa Google at tinanong ko din yung ibang mga tao na nag-struggle mismo sa math. At saka ako mismo, experience ko kung bakit ako nahirapan sa math. Kasi hindi ko din kinukonsider yung mga sinabi ko kanina. Okay? Kagaya ng practice tsaka yung interest, no? Yun talaga yung pinakamahalaga, yun yung basic foundation ng mathematics. Practice and interest. So, the rest will follow, katulad ng analysis at saka yung tiwala sa sarili mo. Kasi yung tiwala sa sarili mo, gaya ng sinabi ko kanina, makukuha mo siya kung nakakakuha ka ng tamang sagot. Ganun lang kasimple yun. So, I think this is my ending. Tawag ito? Anong tawag sa ganun? Basta yun. Palagay ko, ito na yun. Tapos na yung mga pinagsasabi ko. And this is the end of my vlog. And yun nga, thank you for watching and see you on my next vlog. Goodbye.